po sa Amerika, marami po ang ating mga kababayan nag-o-organize ng iba't ibang mga grupo para po sa kapakanan ng kapwa Pilipino. At sa totoo naman, hindi lang po sa kapwa Pilipino, kung hindi again, those that are outside sa mga Filipinos like Vietnamese, Mexicans, and even Americans na yung mga puti, di po ba? So yan, inaabot natin yan, kinakalinga natin, inaalagaan natin yan. Yan po ang involvement nitong si Attorney Eileen sa Texas. As a matter of fact, siya po ay isang Vice President sa Philippine-American Chamber of Commerce. So, Attorney Eileen. Yes. Again, nagpapasalamat kami dahil sa iyo. Ipinakikita mo kung gaano ka ka-proud being Filipino. As a matter of fact, napakaraming engagement o activities na ginagawa ka. So, i-explain mo sa amin ano ang ginagawang activities ng Philippine-American Chamber of Commerce sa Texas. Of course, you are the Vice President. Yes, so the Philippine-American Chamber of Commerce, Greater Houston Region. Actually, dito sa Texas, there are five chapters. So isa lang dito ang Houston Region. Meron tayo sa San Antonio, meron tayo sa Dallas, sa iba't ibang mga city yan. Tapos meron kaming umbrella chamber, which is the Philippine-American Chamber of Commerce, Texas. Now, as a member and as a board of director and vice chairman of the Philippine-American Chamber of Commerce, Greater Houston, ang goal namin, ang role ko dito is, of course, to support yung mission ng aming organization. We actually wanted to inspire the spirit of entrepreneurship among Filipinos, Filipino-Americans, and yung mga kaibigan nila to promote growth of business and professions. Hindi lang business, pati professions din. And of course, to be of service sa ating community. Now, mainly, our goal is to support and promote trade, investment, tourism, and other economic relations and activities between the Philippines and the U.S. So mayroon kami mga pinaplano mga event every year. And although naging challenging last year because of the pandemic, but without the pandemic, we usually have community events. So we hold Fiesta Ko Sa Texas. It's a big event. It's like it's a one-day event na kung saan we invite a lot of many small businesses, Filipino-American businesses, to display and showcase their products. And at the same time, we have events or programs na sino-showcase natin yung mga talents ng mga Filipino and Filipino-Americans at saka yung mga kaibigan na mga, natin mga Americans at mga, hindi lang Americans, mga immigrants din dito sa U.S. And yun ang yan, katulad yan, nakikita niyo yan, state dinner yan. Actually, yung kasama ko dyan sa picture na yun, nasa gitna siya, yung nanalong binibining or Miss Fiesta Ko Sa Texas. So nagkaroon kami rin ng parang pageant na we invited yung mga, may mga Filipino blood. Alam mo, Attorney Eileen. Yes. Attorney Eileen, napapansin ko dito sa picture, ano, ay puro pogi at magaganda yata yung mga kasama mo sa chamber. So, pagka ba pangit, hindi ba pwedeng sumali dyan sa chamber nyo? O lahat pwede? Doon, lahat magaganda, di ba? Ang tao. Yan. Nasa, it's a, ano, paano mo nakikita ang kapwa mo minsan. Iba ang definition ng bawat tao, pero like you said, uh-huh, we appreciate beauty, di ba? So meron kaming mga programs na designed to help yung mga Filipino businesses, Filipino-American businesses dito sa Texas. Yan yung mga events. Ito naman nakikita niyong picture, yan naman yung sa University of the Philippines Alumni Association. Ako naman ang first vice president din dyan. Mayroon kami mga programs na and projects that we usually plan
those projects to advance the intellectual, cultural, and economic pursuits of our members. And hindi lang ang members namin, we also have some programs that you know, we help out yung mga estudyante sa Pilipinas. We have scholarship program for them. Yung mga may mga grants kami na binibigay, sinusuportahan namin yung mga estudyante din doon hanggang sa makagraduate sila. So we create or we hold fundraising events. Katulad yung mga pictures na nakikita nyo, isa yan sa mga fundraising events namin dito para makapag-produce kami ng amount or pondo para maipadala namin dun sa mga scholars namin sa Pilipinas. Ayun. Alam mo, so yung mga programs namin hindi lang para dito, kundi para dun sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Natutuwa rin kami makita na makapunta sila rito, tapos ma-extend din namin yung tulong. Halimbawa, nandito rin sila. We help out. Yan, tama. Could. Alam mo, Aileen, nabanggit mo kasi tumutulong kayo sa mga Filipino community. Ngayon, alam namin, dyan sa Houston, meron pong konsulada riyan eh. 'Di ba? Yes. Katulad dito sa amin, San Francisco, merong consulate. Sa LA, merong Philippine consulate. 'Yun bang Philippine consulate diyan sa Houston? Kamusta naman ang kanilang support sa inyong Filipino community at saka mga Filipino organizations? Aileen? Oh, yeah. Yes, actually ang konsulada natin dito ay bago lang, siguro mga if I'm not mistaken, mga 2 years siguro before pandemic nung na-establish yan. We're very happy na nagkaroon kami ng consulate dito kasi marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng services ng consulate, and hindi natin na kailangan mag-travel pa sa LA, so sa ibang mga consulada para makakuha, maka-avail ng mga services. So nung nagkaroon sila dito, they're very actually involved with the community. Ayan, katulad sa picture na yan, makikita mo dyan si Vice Consul. Yung mga kasama ko dyan, galing sila sa consulate. They're very much involved sa mga community events. Minsan sila rin naman nagfa-facilitate and we support them. Dito sa Houston area, we have about siguro mga around 40 plus Filipino organizations dito na nagsasama-sama sa mga events para masuportahan namin yung mga kababayan namin dito, mga kababayan natin nasa Pilipinas, tsaka yung mga programa namin na tumutulong sa mga kababayan natin. So, nakakatuwang makita yung mga maraming organization na nagsasama-sama, kasama din ang consulate. Yeah. Inyo ko, napakaganda ng iyong mga ginagawa, hindi lang sa iyong career, kung hindi maging para sa community. Kaya dahil dyan, sinasabi ko nga at nabanggit ko na kanina at naipakita ko na kanina, uulitin ko lang ang himpilang programa na Radio Aguila sa Amerika ay saludo sa iyo at sa iyong asawa. Ngayon, na-share niyo ang ganda ng mga i-share mo sa amin, ano? At sabi, ang akin lang panawagan sa mga sumusubaybay sa atin, nakikinig, nanonood, kung meron po kayong nais na itanong, alamin, halimbawa tungkol sa immigration, tungkol sa family laws, yung mga probate, yung mga estate law, at mga kung ano-ano pa. At ito po karagdagan, bonus, human trafficking, napaka-importante. No po? Eh, pwede nyo pong kontakin si Attorney Aileen. Attorney Aileen, sa ating pagpapaalam, papaano ka namin kukontakin uli? Sabihin mo sa ating mga taga-subaybay. Yes, meron kaming website. Pwede niyong puntahan yun, www.legaldisonlaw.com. Meron din kaming Facebook page. Meron akong sarili kong Facebook page na pwede niyo akong i-message doon. O kaya naman yung Facebook account ko rin mismo, pwede niyo rin akong i-message doon. Pwede niyo rin akong i-email. Makita niyo dyan sa screen niyo yung email ko, aldizon@legaldisonlaw.com. And of course, nandun din sa website namin ng phone numbers. Kung nandito kayo sa US, matatawagan niyo yung phone numbers na yon, 832-253-5353.
3, or yung mobile na mobile phone number ko, which is 346-220-3030. Yung kung nasa ibang bansa naman kayo, you can always send me a message in through Facebook. Yeah. Yan. Nako, maraming salamat sa iyo, Attorney Eileen Ligot Dizon, sa mga ibinahagi mong kaalaman, syempre sa batas at sa kung ano-ano pang bagay na ito, no. I am sure maraming natutunan itong ating mga taga-subaybay. So muli, kung meron po kayong nais na tanong, ano, at ang totoo, kahit po tungkol sa pag-ibig, pwede niyong ikonsulta sa kanya, huwag niyo lang uutangan. Ano po? Yan po ang Radio Aguila sa Amerika. At para doon, po sa araw bang, na ito, sorry, ng Sabado. Say that again, Attorney. Ang ano lang, gusto ko lang i-emphasize sa kanila para hindi sila magkaroon ng misconception. If it's immigration law, it's federal, so you can contact me about immigration topic. But if it's family law, estate planning, or probate, divorce, yan, that's definitely Texas law. So kung taga-Texas ka or in any way affected ka ng batas ng Texas, then I will be able to help you on that matter. Yeah. Nako! Thank you for clarifying that, ano? At naging malinaw yung pagpapaliwanag mo sa atin, ano po? At muli, maraming salamat sa iyo, Attorney Eileen. At mula po dito sa Silicon Valley, California, ako po si Don Orozco. At para po sa Eagle Broadcasting Corporation, Radio Aguila, at syempre salamat din sa ESB Productions ni Manny Valencia. Muli, sa susunod po, magandang araw po sa inyong lahat.